Ano yung mga dapat natin gawin sa unang araw pagkatapos manganak yung ating inahin? At the same time ay dun sa mga big natin na unang araw din nila mula nung pinanganak sila. So yun yung pag-usapan natin sa video ito. Magandang araw mga farmer at welcome na naman sa ating panibawang vlog. So for today's video mga farmer, pag-usapan niya natin kung ano yung mga dapat natin gawin sa unang araw pagkatapos manganak yung ating inahin. At the same time ay dun sa mga big natin na unang araw din nila mula nung pinanganak sila. So marami kasi ako mga farmer ng mga comment na nababasa sa comment section sa ating YouTube channel na bakit daw ganito yung kanilang inahin, walang ganang kumain, walang gatas, at matamlay or medyo mahina. Ayan, so yan mga farmer yung pag-usapan natin ngayon. So pasensya na kayo mga farmer sa boses natin kasi nga medyo nasa loob tayo ng kuweba. So sa ngayon kasi mga farmer, meron tayong sipon. Ayan, at medyo maisina tayo mga farmer. So sinisingil lang tayo mga farmer ng ating katawan dahil sa ilang gabi na pagpupuyat natin sa pagbabantay sa ating mga inahin. At the same time ay tuloy-tuloy kasi yung ulan dito mga farmer at medyo tinamaan tayo ng konti. Ayan, so tutulak kayo ng dulo mga farmer at baka yung isa sa mga problema ninyo ay masagutan natin sa video ito. At sa mga bago pa lang din sa ang channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pakisama na rin yung notification bell para lagi po kayo updated sa mga gagawin pa natin mga videos, mga tips and tutorials at iba pa mga farming ideas na kung saan ay pwedeng-pwede yung pagkakitaan. So update tayo mga farmers sa ating mga big, no? Ayan, so pinalabas ko muna sila kasi nga nilinisan natin yung kulungan ng kailang nanay. Ayan, at kung nakikita natin mga farmer ay ang lulusog nila, no? Ayan. So first day nila ngayon mga farmer. At ngayon nga yung schedule natin ang pagputol ng buntot tsaka ipin nila. So mamaya mga farmer, pag-usapan natin kung bakit natin ginagawa ito at kung ano pa yung iba nating gagawin para maiwasan natin yung pagkakaroon nila ng problema. So yung mga farmer, ito yung ating inahin, no? Ayan, so unang araw nga niya simula nung nanganak siya. Ayan, so sa mga nagtatanong mga farmer at di pa nakapanood ng ating video tungkol sa tali na ito sa ating inahin, ayan, so meron kasi mga farmer na nagtatanong pa rin kung bakit daw may tali yung ating inahin na nakakulong naman daw. So ano daw yung purpose natin? So ngayon mga farmer, explain ko ulit, no? So may tali yung ating inahin mga farmer dahil sa kung napapansin natin dito sa ating kulungan ay nakakabit lang dito mga farmer yung improvise natin or DIY natin na crib nila. So kapag ka nagpapakain ako mga farmer ng ating inahin ay pinapalabas ko sila para hindi sila makasalo dun sa loob. At kapag ka nakakain kasi sila mga farmer ng pagkain ng kanilang inahin ay posible na magtai sila. So dito mga farmer, binubuksan ko ito, itong pintuan nila. So kapag walang talian mga farmer ay hindi tayo makakagalaw ng malaya dun sa loob, no? Kasi nga yung inahin natin na ito ay lalabas din dito sa crib na ito at baka wasakin na yung crib natin. So yung purpose ng tali na yan ay para magstay siya dito sa loob, no? Ayan, so para di tayo mahirapan. At kapag nag-transfer tayo mga farmer ay hindi tayo mahirapan sa paghila sa kanya. Ang pagkakaroon mga farmer ng problema dun sa mga inahin natin na bagong panganak ay normal lang po yan, no? So di talaga natin maiiwasan yung mga farmer na magkaroon sila ng problema, yung panghina, pananamlay, yung kawalan ng ganang kumain at ay magpadede dahil sa walang gatas sila mga farmer. Kasi nga medyo stress pa sila gawa ng kanilang panganganak. So yung pwede natin gawin dun mga farmer ay kung paano natin masusolusyonan yung ganong problema. So yun yung pag-uusapan natin sa video ito. Ang isa sa mga problema mga farmer na kinakarap natin kapag ka bagong panganak yung ating inahin ay yung kawalan ng gatas, no? So napaka-importante mga farmer, tulad ng pinakita ko nung nakaraang video dun sa panganak ng ating inahin, ay pagkatapos mismo ng panganak niya mga farmer ay kinakailangan natin na mag-inject ng antibiotic, no? So 10 ml yung antibiotic natin dun mga farmer na in-inject. So yung purpose nun ay para maiwasan natin yung pagkakaroon niya ng infection. At the same time ay prevention na rin yung mga farmer sa pagkakaroon niya ng lagnat at yung milk fever nga or MMA, yung kawalan ng gatas. So kinakailangan din mga farmer na mag-inject tayo ng oxytocin, no? So pagkalabas mismo ng inunan ay mag-inject na tayo ng oxytocin para sa ganun ay mailabas niya lahat ng debris niya. At yun nga, para palakasin yung kanyang daloy ng gatas at para may madede yung ating mga biik on the first 24 hours para makuha nila yung colostrum na andun sa gatas ng kalang nanay. Ang kawalan ng ganang kumain mga farmer ng ating mga inahin na bagong panganak ay yan yung magiging ugat ng lahat ng problema kagaya ng panghina, pananamlay at kawalan ng gatas ng ating mga inahin. So kapag kawalan ng gatas na naipoproduce yung ating mga inahin mga farmer ay wala rin makukonsume yung ating mga biik, no? At kapag kawala silang makonsume mga farmer ay yan din yung sani ng kanilang pagkakasakit kagaya ng pagtatae. So kinakailangan na yan yung tutukan natin mga farmer at kailangan na masusolusyonan. So personally mga farmer, ito talaga yung ginagawa ko dito, no? Kapag nawawala ng ganang kumain yung aking inahin pagkatapos niyang manganak. So napakita ko na ito mga farmer sa mga last video natin. Pero sa ngayon ay didetalyan natin ulit. So ang gamit ko pala mga farmer, itong produkto ng Sanjin, no? Yan. So sa ngayon kasi mga farmer, ito yung brand ng feeds na medyo mura.
dito sa market. Ayan, so ang kagandahan dito mga farmer ay booster plus pre-starter. So ang ibig sabihin niya ng mga farmer ay pwede ito sa biik, no? Pwede sa biik hanggang sa kanilang pre-starter stage. So ang kagandahan dito mga farmer para sa mga inahin natin kapag wala silang gana kumain ay yung feeds kasi na ito mga farmer kapag booster feeds ay merong milk formula, no? At mabango ito mga farmer at gustong gusto ito ng ating mga inahin, no? So ito yung ginagawa ko dito mga farmer. So tumutunan ako ng kaunting booster feeds dito sa tubig at ito yung binibigay ko. Ayan. So ngayon ay tutunawin na natin. So doon naman mga farmer sa pakain ng ating bagong panganak na inahin ay kukunti muna yung bibigay natin sa kanila kasi nga yung mga beak natin ay hindi pa ganun kalakas na dumede, no? At kapag naparami yung bigay natin ng pakain sa ating mga inahin na bagong panganak ay baka dumami rin yung prudos ng gatas nila at nakakasama rin yung mga farmers sa ating inahin kasi nga kapag hindi naubos ang ating mga beak, yung gatas ng kanilang inahin ay baka magkaroon ng MMA or milk fever yung ating inahin or paniligas ng kanilang dede. Ayan. So para maibalik natin yung mga farmer yung lakas niya ay kailangan na maghalo ng electrolytes mga farmer, no? Yan. So pwede itong gawin one sachet mga farmer, ihalo natin. Pero pwede rin natin mga farmer na hati nito sa tatlong pakain yung isang sachet nito kasi nga medyo marami rin. Yan. So kung gusto naman natin mga farmer na natural yung gagawin natin ay pwede tayong mga farmer na magtunaw ng asukal sa tubig tapos yun yung bibigay natin sa ating mga inahin at makatulong din yung mga farmer para maibalik niya yung lakas niya. So tara mga farmer, bigyan natin ito sa ating inahin. Ayan. So may halo na ito mga farmer na electrolytes. Tara. So yung mga farmer, tinitikman niya. Pero sa inahin natin ng mga farmer, dito sa bagong panganak namin na inahin ay di ako nakaranas sa kanya mga farmer na nawalan siya ng gana kumain kasi nga nabigay naman natin yung lahat ng kailangan niya. So kapag ka matamlay na matamlay yung ating inahin mga farmer pagkatapos manganak ay pwede rin tayo mag-inject ng vitamins, no? Kagaya ng vitamins A, D, E tsaka vitamin B complex para sa kanya mabilis siyang makarecover sa stress dulot ng kanyang panganak. So yung mga farmer, nagugustuhan niya kasi nga mabango yung mga farmer yung booster feeds tsaka napakalasa. So yung gagawin natin yung mga farmer kapag walang gana talagang kumain yung ating inahin ay eto muna yung bibigay natin. Actually nakakaubos ako dito ng 3 hanggang 5 kilo hanggang sa maibalik niya yung gana niyang kumain. So kapag ka bumalik niya yung gana niyang kumain mga farmer ay unti-unti ko nang tinatransition yung kanyang pakain. So hinaluan ko na ng lactating mismo na feeds para nas ganun ay lumakas rin yung daloy ng kanyang gatas. So yung mga farmer punong-puno ng gatas yung kanyang mga dede. Para naman mga farmers sa pampagatas natin, no, ay pwede tayong magbigay ng Tyrolac. Ayan. So isang tablespoon lang mga farmer bawat kain ng ating mga inahin at makatulong ng mga farmer para palakasin yung kanyang daloy ng gatas. Ayan. At kung mahina talaga mga farmer yung kanyang gatas ay pwede tayong mag-inject kagaya ng calcium or DCM mga farmer. So tulad na sabi ko mga farmer kapag nawawala ng ganang kumain yung ating mga inahin ay dapat natin ibigay yung gusto niyang kainin, no? So pwede tayong magbigay mga farmer ng kangkong. Yan, at ito talaga yung personal na ginagamit ko dito mga farmer kapag nawalang ganang kumain yung mga inahin namin na bagong panganak. Yan, so gustong gusto niya kasi yan mga farmer. Yan, so yun yung alternative natin dito pagka nawawalan talagang ganang kumain yung ating mga inahin. So ngayon mga farmer, magpuputol tayo ng buntot at ipin, no? So actually mga farmer, itong ginagawa natin na ito ay ito mismo yung nakasulat dun sa ating checklist na ginagawa natin. So sa mga may kopya na dun mga farmer, so ito po yung actual mismo ng ating ginagawa dun sa nakasulat sa ating checklist. So mga farmer, magpuputol tayo ng buntot at ipin ngayon at same time ay mag-inject tayo ng ating antibiotic. So susalin LA pa yun mga farmer yung gamit natin at ito kayong mga turo mga farmer para maiwasan natin yung pagkakaroon nilang infection or maiwasan natin yung pagpasok ng mga bakterya dun sa mga sugat na ating gagawin. So ito pa yung mga farmer, susalin LA. So yung dosage ng mga farmer ay 0.2 ml lamang kasi nga medyo maliliit pa sila. So yung standard kasi ay 1 ml per 10 kilograms. So ito mga farmer, pinakauna natin yan. So lulusog. So bakit naman natin mga farmer pinuputulan ng ngipin tsaka buntot yung ating mga biik, no? At kailangan natin gawin ito mga farmer on the first day to 3 days nila. So ang mga biik kasi natin mga farmer or mga baboy natin ay meron silang tinatawag na calcium teeth, no? Yan, or sabihin nila natin na pangil. Yan.
So kapag hindi natin pinuto yung mga farmer, yung kanilang pangil, ay tuloy-tuloy yung paghaba. At yun yung dapat natin iwasan kasi nga, baka pag dumete sila sa kanilang inahin mga farmer, ay baka matanggal yung utong ng ating inahin. No? So kailangan natin putulin yon at para hindi natin madisturo po yung ating inahin mga farmer dahil sa medyo masakit. Sa buntot naman mga farmer, ginagawa natin yung pagputol ng buntot. Actually ay optional lang naman yung mga farmer, nasa sa inyo naman yan. So ang purpose kasi nung mga farmer, para maiwasan natin yung cannibalism, no, or pagkagata ng mga biik. Yan, so kapag mahaba kasi yung kanilang buntot mga farmer, kakagatin nila yon ng bawat isa sa kanila. At the same time ay para malinis tingnan. So mga farmer, umpisa na natin. So yun mga farmer, putulin na natin yung mga calcium teeth nila para hindi tuloy-tuloy yung paghaba, tsaka hindi rin madisturbo yung kanilang nanay kapag dumidede sila. So iwasan na natin mga farmer na dumugo, no, yung kanilang ipin. So kunin lang natin yung matutulis na parte. So hindi natin sasantyan talaga. So yung mga farmer, okay na. So kapailan natin kapag wala nang matutulis ay okay na yan. So dito naman sa buntot mga farmer ay pag-iwan lang tayo ng 1 inch, no? Ayan. So may isang tek-tek dito mga farmer para maiwasan natin yung latex na pagdurugo, no? Kapag mumputo na yung buntot ay yung ginagawa nila mga farmer, iniinit nila yung gunting mismo. So kapag maiinit yung mga farmer ay hindi masyadong dudugo yung mga sugat, no? At meron yung nabibili dito mga farmer na parang electric siya. So sinasaksak para umiinit. So sa kaya kasi mga farmer ay plastic yung hawakan natin. So kapag ininit natin ito ay baka malusaw. So okay na naman yung mga farmer kahit na dumugo at hindi naman yun magtatagal. So 1 inch lang. So kailangan mag-spray ng quick kill mga farmer or one spray para maiwasan natin yung pagpasok din ng mikrobyo dun sa sugat nila at para mabilis sumilom. So pwede na ba mga farmer gumamit ng mga betadine, no, or iodine. Yan. So dito mga farmer ay susalin nila yung gamit natin. So napakaina mga farmer na basahin natin yung label ng bawat gamot mga farmer. So yung nakalagay kasi dito ay deep intramuscular into the neck. So meaning sa leeg mga farmer. So into the neck mga farmer dito. Yan. So 2 ml lang mga farmer, 0.2 ml lang mga farmer. Ayan, so okay na. So yung mga farmer, tapos na tayong magputol ng buntot tsaka ipin, no? Ayan, so dumidete na naman sila ulit. At yung binigyan natin pakain mga farmer, naubos sila ng ating inahin. Ayan, so napaka-effective talaga mga farmer. At kung napapansin natin, ay wala siyang pakialam kapag ka dumidete yung kanilang mga biik. So meron kasi mga farmer na mga inahin, lalong-lalo na dun sa mga first time palang mga anak mga farmer, no? So wala pang 5 minutes ay tumatayo-tayo na agad. So kawawa yung kanyang mga biik. So sa inahin naman natin na to mga farmer, ay wala naman tayo nakikitang problema, no? At okay naman. So medyo madubi nga lang mga farmer, pero okay din yan kasi nga yung sa may utong naman mga farmer or sa may dede naman ay malinis naman. So di muna tayo nagbasa dito mga farmer ng tubig at baka lamigin yung ating mga biig at magtatay sila. So dito mga farmer, nakalagay yung ating brooding lamp at dyan sila matutulog mga farmer kapag natapos silang dumede. So mga farmer, may kaklaruhin lang tayo dito, no? Kasi nga baka magtaka kayo doon sa mga nakaraan natin video o sa mga antibiotic natin na ginagamit at ina-inject natin sa mga biik. So minsan kasi mga farmer ay yung ginagawa natin ay subcutaneous, no? At dito nga ay intramuscular. So yung kinabahan kasi ng mga farmer kapag intramuscular, so ulitin lang natin, kapag intramuscular mga farmer ay sa malaman na parte
ng ating mga alaga. At yung subcutaneous naman mga farmer ay dun sa mga loose skin nila, no? Or sa baba lang ng balat yun natin i-inject. Ayan, so baka magtaka kayo mga farmer bakit paiba-iba yung procedure natin. So tulad yung sabi ko mga farmer, kinakailangan natin nabasahin mabuti yung label ng bawat gamot na in-inject natin para sa ganun ay hindi tayo magkamali, kasi nga baka magtaka tayo. At ginawa naman natin lahat, nag-inject naman tayo, subalit hindi naging effective. So baka mali yung paraan natin mga farmer o mali yung procedure na ginamit natin. So yun lang. At dagdag ko rin pala mga farmer na itong Susalin LA ay bawal pagsabayin dun sa iron. So kung kaya't ginawa natin mga farmers on the first day pa lang natin mga bike ay nagputol agad tayo ng buntot tsaka ipin. Sa ika-third day na natin mga farmer, gagawin yung pag-inject ng iron. So yung mga farmer, may nakalimutan pala tayo na gawin, no? On the first day ng ating mga bike, ito yung pagbibigay ng Aprolite. So kanina mga farmer, kanina umaga ay nakapagbigay na ako sa kanila. So yung gagawin natin dito mga farmer ay tutunawin natin ito sa 40 ml na tubig. Tapos every week mga farmer ay bibigyan natin ng 2 ml kada week. So yun yung ginagawa natin mga farmer para makaiwas sa pagkakaroon ng problema yung ating mga bike. So sa next vlog na mga farmer, papakita ko kung paano natin gagawin ito, yung pagbibigay ng Aprolite dun sa ating mga bike. So bali 3 days yung mga farmer na sunod-sunod yung pagbibigay natin ng Aprolite sa ating mga bike. So yun mga farmer, yun lang yung ating mga importanteng gagawin on the first day ng ating mga hinahin pagtapos ng mga anak, at first day din ng ating mga bike pagtapos nilang pinanganak. Ayan, so tulad yung nasabi ko mga farmer, itong ginagawa natin ngayon ay ito rin mismo yung nakasulat dun sa checklist. So di tayo gumagawa mga farmer ng, or di lang tayo mga farmer sumusulat dun sa checklist at di rin natin ginagawa. So ito mismo mga farmer yung actual na procedure na ginagawa ko dito. So disclaimer na tayo mga farmer, di tayo expert or di tayo technician. At base lang to sa mga experience na naranasan ko sa pag-alaga ng baboy, at same time sa mga research natin at mapanood sa mga YouTube channel ng ibang mga vlogger. So abangan pa ninyo mga farmer yung mga susunod natin mga videos, kasi nga mayroon nag-request sa atin na kung pwede daw mula panganak hanggang maibenta natin ay mai-detalye natin kung ano yung ginagawa. So yan yung subukan natin na gawin mga farmer, at yan din yung abangan ninyo. So maraming salamat sa inyo panonood mga farmer, at kapag umabot kayo dito sa parting ito ay huwag din kalimutang mag-iwan ng like at i-share na rin mga farmer para na sila ay mas marami pa tayong matulungan. At bago tayo magtapos ay shoutout muna tayo sa ating mga sulit na subscribers, sulit na supporters na lagi nag-aabang sa ating mga videos na ginagawa. Yeah, so shoutout kay Sir Eddie and Luisa Mauricio from Dinalungan Aurora. Shoutout kay Sir Alex Villasis, kay Efren Biato, kay Sir Rodrigo Esplana, kay Ma'am Josephine Namok, kay Ma'am Jesslyn Estelioso, kay Sir Roderick Ramores. Shoutout din kay Sir Melvin Agonia from Nipawa, Canada, kay Sai Irabon ng Leso Aklan, kay Zay Cabanyes, kay JB Baldomar. Shoutout din kay Ayam Ilocano, yan, so from Washington DC. Shoutout din kay Ma'am Milita Alipar, Ellie Akal from Sarangani Province, August Arienda ng Sanjin Philippines, ganoon din kay Sir Router Mirna Buyan from Bohol, at kay Sir Michael Toledo. Shoutout din mga farmer at bisita sa mga YouTube channel nila Ma'am Lynn Promdi, Souls Gandang Buhay, Tinigban Farm TV. Shoutout din kay Sangkay Tony Whitey, Magsasakang Nanay, Backyard Piggery and Tilapia Farming, Madiskarting Situring, at kay Tinay's Travel and Business from Daraga Albay. So yung mga farmer, maraming salamat sa inyo panonood. At sa mga gusto mo po shoutout ay comment lang kayo sa ating comment section para sa ganun may shoutout ko kayo sa ating mga next vlog. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga farmer ay pa-subscribe lang din po para lagi po kayo updated sa mga gagawin pa rin mga videos, mga tips and tutorials, at baka mga farming ideas kung saan ay pwede yung pagkakitaan. So see you na next vlog mga farmer, at happy farming!